New media is a form of mass communication, such as using the internet. On the other hand, traditional media includes newspaper, magazine, television, radio, etc. The benefits of new media includes the fact that it's a two-way communication unlike traditional media. It allows its user to give their opinion instantly unlike with mediums such as newspaper where they have to wait for the editors to actually print their concern. And most often than not, they don't get printed. New media allows everyone to have an opinion which can be good if used positively to create a better influence on people. Nandito tayo sa SM para interviewin si Ate. So, Ate, gumagamit po ba kayo ng traditional media like newspaper, TV, radio? Kung makakahawak ako, gagamit ako. But I don't actually really prefer that type of reading. Okay. So, probably aware kayo sa new media and sa paggamit ng internet, right? Yes. Sa tingin niyo po, saan mas real, parang mas legit kumuha ng source of information, traditional or new media ganun? For me kasi, ang news ay news lang naman din. Lahat sila dadaan sa editing, lahat sila dadaan sa validation of information. Pero kasi, it depends din kung ano yung gagamitin mo. Kung mag-newspaper ka or mag-phone ka, the news will still be the same unless it's fake news. Pero mas probable kasi po talaga na makakuha tayo ng fake news on the internet if hindi po kayo nagbabasa or nanonood ng news sa mga official po na news sites. Thank you po. Then, lastly po, aware naman tayo na may negative effect yung media sa society. So, sa tingin nyo po, ano yung dapat gawin ng society para maiwasan yung mga negative effects na yun? May gusto lang po akong i-point out kasi hindi na nag-aaral po ako ng site. Actually talaga po, Facebook or any social media account, pwede po talaga kayo magkaroon ng depression sa paggamit po nito. If you talaga pong titingin po kanya at dadamdamin po ninyo yung mga nakukuha ninyo dito information. So, kung dito for example po, may dinamdam ka na fake news or anything na ano, kung naligaw na matay po yung idol ninyo or someone na talagang gusto ko yun sa kanya, but it's actually fake, there are people talaga na naniniwala sila sa ganun. And there are really people na nade-depress tungkol doon. So kapag po ganyan, ang masasabi ko lang po, just weigh the facts na lang po. Kung may nakikita po kayo na gano'n, tingnan nyo muna po kung talaga kung totoo yung news po na yun. You should know po kung ano po sasalain po ninyo, kung ano yung paniniwalaan ninyo. Maraming salamat po sa time niya, Ate. Thank you po. Ay, stop! So, eto po, meron pa tayo isang interviewin, si Ate. Ate, gumagamit po ba kayo ng traditional media like newspapers, TV, or radio? Well, honestly, hindi na. So, probably aware po kayo sa new media sa paggamit ng internet, right? Mm-hmm. So, sa tingin nyo po, saan mas reliable yung source of information? Traditional or new media? Well, for me kasi, traditional talaga. Kasi, kung ikaw yung tatanungin, di ba, magpa-publish ka ba ng news na hindi totoo? Parang sasayangin mo ba yung mga papers or newspapers na gagamitin para sa mga news, para pagpapublish ng news, para lang sa mga hindi reliable na news, diba? So, aware naman po tayo na diba, may negative effect yung media sa society. So, sa tingin nyo po, ano yung dapat gawin ng society para maiwasan yung mga hindi magandang pangyayari sa internet, gano'n? Siguro huwag masyadong maging attached sa may social media or sa new media kasi nga, hindi naman lahat na nakikita mo online, totoo, or legit. Tapos, syempre, use it in moderation. Hindi yung
dapat ka nagamit. Tapos yun na lang yung ginagamit mo basihan para sa mga news or whatsoever na parang informations na hahanapin mo or kailangan mo malaman. Thank you po. Sige po sa time. So probably, aware kayo sa social media major paggamit ng internet? Oo, oh, aware naman ako. Sa tingin niyo po, saan mas reliable source of information? Traditional or new media? Bakit po? Mas reliable yung traditional kasi sa new media ngayon sa internet, marami ng fake news na lumalabanan. So di ba po, aware naman po tayo sa may negative at hindi magandang epekto ng new media sa society? Oo. Oh. Sa tingin niyo po, ano po ang dapat gawin ng society para maiwasan ang hindi magandang epekto ng new media? Sa tingin ko, mas maganda na i-educate muna yung mga batang gumagamit ng new media para kapag ginamit na nila yun, mas aware na sila sa mga pwedeng mangyari. Ayun lang naman po. Salamat po sa inyong kasagutan. My story ni Mana at nagkatalungan pa tayo kay Mana tungkol sa traditional at new media. Aware naman po ba kayo sa traditional media like TV, radio, and newspaper? Yes. Sa new media, aware din po ba kayo sa like paggamit ng internet? Oo, kasi mabilis ang komunikasyon sa mga sa bagong pamamaraan ng social media. Ano pong mas prefer nyo? Traditional media or new media? Bakit po? Yung bago ngayon, yung new media. Sa tingin nyo po, ano po ang dapat gawin ng society para maiwasan ang hindi magandang epekto ng new media? Wag tayong magbibisyo, wag magpupuyat, kasama ng paglalakwatsa dyan ng mga estudyante na hindi nagsisipaso. Mas mainam yung gagawa ng kabutihan ng mga estudyante para... Maraming salamat ayaw po sa inyong opinion, Manang. So, nandito po tayo ngayon sa AME Computer College. Kasama po natin si Ms. Lumasar. Ma'am, good afternoon po. Good afternoon. Ma'am, aware naman po ba kayo sa traditional media like TV, radio, and newspapers? Oo naman. Eh ma'am, dun naman po sa new media, aware din po ba kayo like paggamit po ng internet? And computer po, ganun. Of course, yes. Ma'am, yung susunod pong tanong, ano po ang mas prepare nyo? Traditional media or new media? Siguro, sa katulad kong working parent, mas prepare ko siyempre yung new media. Ma'am, bakit po? Kasi siyempre, yun na nga, wala kang time sa panonood ng TV, pagbabasa ng diaryo. Unlike yung sa new media, anytime, anywhere, pwede kang, ano. Opo. So, di ba po aware naman po tayo na may negative o hindi magandang epekto ang new media sa society? Oo naman. Ma'am, ano lang? Ma'am, yung pangatlong tanong po, sa tingin niyo po, ano po ang dapat gawin ng society para maiwasan ang hindi magandang epekto ng media? Siguro, ano na lang, maging wise tayo and responsible sa paggamit. Hindi yung porke uso, makikiuso ka. Parang kailangan limitahan din natin yung gamit natin. Kailangan alam natin kung ano ba yung makakabuti o makakasama sa atin. Like yung ganun. Huwag nating hayaang kainin tayo ng sistema o maling sistema.
Andito po tayo sa Domingo's residence. Magkakanta po kami ng interview kay Mrs. Domingo. Ma'am, aware naman po ba kayo sa traditional media like TV, radio, and newspapers? Yes. Sa new media, aware din naman po ba kayo? Like sa paggamit ng internet? Yes. Ano pong mas prefer nyo? Traditional media or new media? Para sa akin, mas prefer ako sa traditional media. Bakit po? Traditional media kasi, pagka nag-interview ka ng isang tao, direct to the person, kung ano ang nasa loob niya, kung ano ang sasabihin niya. Malalaman mo lahat-lahat kung ano ang talagang gusto nang sabihin sa inyo. Wala nang mapagtatanong ng iba kung siya lang gusto ko. So, di ba po, aware naman po tayo na may negative or hindi magandang epekto ang new media sa society? Oo. Talagang hindi maganda ang new media ngayon sa society. Kasi, sa isang lugar na may interview ng isang media, makikita ng isang taga-interview yung totoong nangyayari sa buhay ng isang tao. Unlike dun sa talagang media na dating traditional noon na interviewin mo isang tao, malalaman mo lahat ng dapat mo sabihin. Dapat sabihin ng isang tao sa kanya. Kapag talagang yung media na yan, andun na magkakaroon ng mga fake news. Ganun. Hindi niya sinabi, pero iba ang sasabihin nila sa media ngayon, sa ngayon. Sa tingin niyo po, ano po ang dapat gawin ng society para maiwasan ang hindi magandang epekto ng new media? Huwag magre-depend sa mga news na hindi reliable. Sample na yung mga gadgets ngayon ng mga bata, laging nakatutok sa mga balita na hindi maganda. Mas maganda siguro yung turuan yung isang anak na aware siya sa mga paligid. Pwedeng gawin ng katotohanan yung hindi katotohanan. Pwedeng pagsabihan ng mga anak na huwag magtutok sa mga narinig nila. Lalo na sa mga fake news na dumating narinig sa mga tao na hindi naman dapat sabihin, na hindi naman totoo yun, at sabihin nila totoo yun. Okay po, maraming salamat po sa inyong oras po. Ayun ba? Okay, thank you. Media is very important for the society since it's one of the fastest and efficient way to receive information on various subjects, most importantly on current affairs. The impact of media is very important on society as it helps in building public opinion and stoke collective consciousness. Kevin! Gusto mo? Bili ka! Hold me. 내 인연의 끈이 있는지 기다린 네가 맞는지 가슴이 먼저.